Mga kamega, meron tayong isang panibagong video ngayon, no? So, yung ating panibagong video is itong board na ito. So, hirap na po yung ating program nito. Hindi po totally sira yung board. Kung sira mo yung board, okay lang. As long as working pa yung ating MIDI chip, ito. Tapos itong kanyang DAC IC. At saka itong kanyang audio section, no? Pa-quirk pa siya. Kahit sira na itong CPU natin, pwede lang yung memory RAM, okay lang. So, ngayon, may ipapakita ko sa inyo tutorial, no? Isang panibago. Hack ang tawag dito sa akin, no? Kasi yung tunog ng Megapro MP100NS ay gagawin natin tunog na Mala Mega Vision or HDT98 Pro N. So, yung mga JB series ng Megapro, yung high-end model nila, hard disk. So, ang gagawin ko, ipapakita ko sa inyo yung dapat nyo gawin dito sa kanyang board dito, kung ano yung connection papuntang player ng Megapro. So, ito yung ating old Megavision, no? Sira na po ito yung program niya kasi hindi na po ito accepted sa engine para sa yan, 8504 po yan. Tapos ito yung board niya, board. Tapos ito yung sketch niya, ipakita ko sa inyo. Medyo pangit yung pagkaano pa na drawing. As this, meron tayong maipakita, meron ako maipakita sa inyo na illustration kung paano gumawa-working yung ating MIDI transformation, no? Yung signal to Omega Vision. So, ngayon, maglalagay, ngayon, papakita ko sa inyo yung player ng Megapro. Tapos, papakita ko sa inyo yung sample niya, tunog niya, bago tayo pupunta sa ating panibagong board ito. Kung ano yung gabahan ng tunog. So, wala akong ginalaw sa masyado sa player ng Megapro kasi ayaw kong pangit tingnan yung loob, no? So, may ginawa lang ako konting hack yung connection ng MIDI out papuntang player ng Megavision. So, ituturo ko sa inyo ngayon paano ba gawin yan. Ito sa inyo yung yung actual demo ng unit na hindi ko pa ginalaw bago tayo mag-proceed sa by the way guys, yung mid nyo lang pala is kayo na mag-discarte, no? Kung ano gamit nyo yung pang-cut kasi meron tayong ika-cut dito sa ating Megavision board, no? Para din umana sa bonus mo sa ating Megapro. Kasi magkaiba po yung niya, input ng signal MIDI compare sa Megapro. Okay. So, hindi nyo lang ng blade ito. Gamit ko blade. Tapos, soldering iron bead. Ito yung ating player na gagamitin. Ayan. So, para hindi talaga daya, no? May naglalagay ako ng monitor para makita nyo talaga yung connection niya dito, ayan, sa likod ng ating player, ayan, no? So, ito yung ating speaker. So, magpapatunog ako muna. Ayan. Give note. So, makikita nyo. 6, 6, ayan. 6, 7, 9, ayan. So, ito yung stock na tunog ng ating Megapro, no?
So bago nyo ito mabuksan, need nyo talagang kunin yung mga screw bolt niya lahat. Yung ating laman ng ating player. Tapos itong ating Mega Vision, no? Yan, laman natin ng Mega Vision. So ngayon, no? Dito tayo. So una nating gawin dito sa ating, pasensya na yung kamay ko madumi kasi napakalikabok po nito ng aking mga demo unit. May ikakat kayo dito. So saan ba yun? Yung last pin dito, hindi nyo makikita ito. Ito, makikita niyo ba yan? Itong last pin na ito. Cut nyo yung ground, kasi ground to eh. Cut nyo yung connection niya. Kasi ito yung ating MIDI in. No? Para tutunog ito. Magsasend siya ng signal dito, punta dyan, dito, tapos output sa ating DAC, tapos convert niya yung digital to analog to audio ito, tapos dadaan dito ng BBA, tapos babalik dito, final output ng preamp ng audio, tapos tunog na sa amplifier mo. So, ano bang gagawin natin? So, cut nyo lang to. So, hindi ko kayang mag-cut ng one hand, so papakita ko sa inyo mamaya yung finished product. Tapos, ika-cut nyo tong tatlong pins. No? Meron tayong tatlong pins dito. So, hindi ma-focus ito. One, dito tayo magsimula. 1, 2, 3. So, kahit saan kayo dyan, pwede nyo cut yung connection. So, ang ginawa ko dito, ako nagka-cut kasi free lang siya maka-solder na. So, kis-kisin lang ng ano, blade itong ating board. Ayan, ganyan lang. Kasi ito, medyo simple lang. So, may papakita ko sa inyo yung video. Ganyan lang. Until makita mo yung kanyang gold-plated na circuit. Wala na kayong ano, pagkukunan na sample para mapatunog yun ng ibang Dream Sam. Kasi napaka-rare na po nitong hanapin ng Mega Vision, no? Mga old model. Kasi minsan tinatapon na lang. Yung iba hindi kinakuha sa service center. Ayan. Nakita niyo ba? Ayan, ganyan. So, ito. Yung tatlong pins na ito. 1, 2, 3. Short niyo yung tatlong na yan. Ganyan. Short niyo yan. No? Tapos, short niyo yan sa ground. So, in my case, nag-solder ako dito, yung tatlong paa na pinunan ko ng coated, no? Para dumikit yung ating soldering lid. So, medyo madali. So, ginawa ko, dito ako nag-tap ng ground. Kahit saan, so, meron kang makitang ground, common ground. So, ito lang yung pinakamalapit niya. So, nag-tap ako dito, magtatap ako. Tapos, itong ating MIDI in. Magsosolder ko tayo dyan. Ng wire na manipis, no? Para hindi ito angat. Once na makat nyo na ito. Tapos, yung kanyang solder, dito lang. Wala ka ng ground kasi common ground naman ito dito eh. Entire na. So, ang gagawin nyo, kuha ka ng isang wire. Tapos, in my case, dito ako nagkumuha ng ano, sa video, no. Kanang video. Kasi, yung itong dalawang audio to working pa. So, dito lang ako kumuha. Tapos, inaangat ko lang itong kanyang pins. Ito. Ayan. Gamit ka ng soldering iron. At sa maangat nyo, tap nyo dyan yung connection nyo.
Pero again, maglalagay muna kayo ng resistor na 20 ohms. Ito yung recommendation ng Mega Pro, no? Nakadepende po yan sa circuit ng ating player na pagkukunan ng MIDI source, no? Dito, MIDI output. So, ang in this case, no, ang gamit ni Mega Pro is 20 ohms. So, merong 20 ohms. No? 20 ohms. Mamaya explain ko dito. So, dito naman tayo sa, ano. So, ito yung kanyang final product, no? Tingnan nyo. Ayan. So, nag-short ako ng tatlong pins. Tapos, short to ground. Ayan. Tapos, meron tayong MIDI in. Ayan. So, naka-short na po. Nakatanggal na po yung ground to short. Kasi, kaya na ang ano bang purpose nito? Ba't ako nag-short ng tatlong paa sa dream sum papuntang ground? Kasi, yung connection ng Megavision natin is naka-parallel po ang kanyang MIDI. In. So, which it means, kung naka-parallel yung MIDI in niya, so dadaan siya dito sa ating Altera Max. Dito po nagko-control yung MIDI signal bago dito muna, tapos nag-send siya ng signal. Ito yung CPU natin, no? Ang logic niya. So, after niyang mag-send ng signal, hindi siya directly send dito. So, dito muna siya. So, yung kanyang signal nag-transfer dito yung MIDI niya, tapos i-convert na yung digital na signal ng MIDI to parallel. Digital pa rin. Parallel. Ito yung connection niya. Tatlong pa. Parallel po yan. Tatlo. So, ang ginawa natin is nag-short po tayo ng tatlong paa para mawala yung parallel connection niya at maging serial po yung ating connection o tinatawag na analog. Kasi yung ating Mega Pro, no, yung signal niya is analog lang. Wala na po siyang DAC IC directly to audio out na. Explain ko mamaya. So, ito. So, ang ginawa ko, nag-solder na ako dito ng ating MIDI in. Yan, wire na yan. Kahit gano'ng cover, kahit kunti lang yung maikli, kayo nang bahala dyan. So, may nilagay ako dito 20 ohms. Ayan, 20 ohms po yan. Resistor. So, working po yung ating Megavision except sa sira yung ating RAM, no? Minsan, kung working po yung inyong entire board, gusto nyo lang ng ano, ganito, no? Tatanggalin nyo pa yung Altera Max, no? Kasi pag working lahat, hindi talaga tutunog itong MIDI kahit nag-jump kayo dito ng jumper kayo ng ano, ground parallel short to ground nyo. Tapos remove nyo dito yung paan ng MIDI in. So once na kasi ginawa nyo yan, walang output kasi nakakontrol pa rin dito. Ito yung controller ng MIDI eh. Dito din nag-signal yung ano, test tone. Kung may makikita ko sa Megavision, kung i-remove niyo yung connection ng hard disk na dito sa data ng motherboard ng player, so magte-test tone siya kung working ba yung ating MIDI, yung playing MIDI left and right, playing wav left and right, at saka yung ating microphone. So pwede niyo i-remove to or cut nyo lahat yung connection dito, ayan, gamit ng blade. Ayan, medyo mahirap yung cutting, no, solution kasi madami pa. Much better if tanggalin ito, if meron kayong pangtanggal hot air. Kung wala, cut nyo lang, mano-mano. So, bago yung tanggalin, try mo nyo muna, no. Ito yung ginawa ko. Try nyo muna mag-short, if working siya, kung turn on, de, huwag nyo nang tanggalin, hiyan nyo na yan. So, ito na. Yung final output, no? Ayan lang ginalaw ko. Tapos dito sa ating player ng Mega Pro. Ito yung ating Mega Pro. Ayan.
saan ba ako nag-tap? Nag-tap ako sa kanyang MIDI out papuntang ating dream sum, no? Ito yung kanyang dream sum, guys. Ayan. Ayan yung ating dream sum. Tapos ito yung kanyang connection. Ayan. Nakadepende po yan sa connection ng board niya. Hindi lahat ng Mega Pro MP100 same. May Piolo din dito. Iba yung layout ng board. So, need nyo talaga ng data sheet sa board dito, no? In my case, so, meron akong data sheet dito. So, kung meron kayong ganito, same talaga yung mukha ng board. So, follow nyo lang. So, magtatap kayo dito sa ating 20 ohm resistor. Yan, dito kayo mag-tap, huwag dito kasi ma-interfere yung signal ng ating isang dream sum. Para hindi mag-interfere, dalawa yung tutunog. So, dito tayo mag-tap sa mismo direct sa CPU. Ayan. Tapos hindi na, medyo malabo. No? So, pagkatapos kayo mag-tap, be sure na hindi nyo na maano yung sikit ng Mega Pro natin kasi napakanipis po. No? Delikado maangat yung pins ng circuit kasi ano local talaga siya. So after yung magawa ng connection, so naglagay ako na another 120 ohms pala. So nagcut ako dito, no, kinat ko to using nail cutter. Ayan. So saan, ano bang output? Output po. So, ang output nito is yung ating coaxial. Ayan, coaxial. Yan yung ating connection, no? Coaxial. Wala naman itong silbi eh. Kaya dito ko na lang nilagay yung MIDI out. Para naman mapanabangan ko itong SE na ito. So, ayan. So, briefing tayo dito sa recap na. So, tutunog siya dito. Ayan, meron siyang sounds. So, dito tayo. So, ito yung ating Mega Pro. Ito yung kanyang CPU 8203 kasi HDMI ito. Yung walang HDMI, 8202, no? So, ito yung example lang po ito, ah. Naka-ano lang siya. Ang tawag nito, naka-summarize na yung out every pin lang. So, meron tayong video out, HDMI, RCA, connection, no? Yung video analog. Tapos, audio out, no connection. Tapos, SPI, GPIO, SPI again, GPIO. Then, SPSU, memory dito. Tapos, dream sum niya. Then, pre-output ng ano, preamp. Mic mixing po dito, no? Hindi lang mic mixing, pati audio mixing din. Halo-halo na bago makarating sa inyong amplifier yung signal ng audio. So, ang nangyari dito, no? In my case. So, depende po kasi yan sa program, no? Ng player niyo kung anong ginagamit nilang GPIO pins. No. So merong apat, I think apat or dalawang GPIO yung ating 8203, no. So kahit na alam niyo yung pins nito, tapos sinubukan yung magkabit ng MIDI out, ayan, papuntang player ng Mega Vision, still hindi tutunog yan kasi wala sa kanyang program na memory na kayang maipalabas yung mga nota galing sa CD-DVD nyo. Tapos i-decode niya dito, tapos isend yung signal na MIDI dito sa kanyang GPIO or dito ba. So, hindi natin alam. So, itong board na ito, may program na po yan na dito, ito yung kanyang program na memory. Tapos send signal, kuha niya dito yung data ng DVD MIDI. Tapos encode niya dito, decode, tapos send niya dito yung signal converted na to dream sum, no, yung nota
mga numbers na instruments dyan. So ang mangyayari dito, no, ang mangyayari dito, pag send ng signal, pasok siya agad dito, MIDI out, ayan, directly siya dyan. After siyang pumasok dyan, ito punta siya dito sa ating audio, yung MP3 out. So ito yung ating audio out. So iguguhit ko na lang again. Ayan, send siya na. Ayan, ayan, maghalo-halo na dyan pati yung mic mixing. Tapos to pre-amp na, no, output na, final output. Ayan. So dito, bago siya makadaan, meron tayong resistor. Ano bang resistor to? Based on model ng Megapro, may nilagay silang 20 ohms. Ayan. So wala akong 20 ohms. Ang ginawa ko, dalawang 10 ohms para maging 20 ohms, no? Pwede lang. Kasi range ng ating dream sum, no, from 20 to 150 ohms. Yun. Yan yung nasa datasheet eh. Dapat sakto-sakto lang, wag masyadong nandito, wag masyadong below value dito, kasi what nangyayari dito is masisira yung inyong GPIO pin, no? Kasi nag-send po ito ng signal. Kung may fluctuation sa inyong ano, signal, yung X6 current niya, like ground, using sound, ay makakapasok dito, masisira yung GPIO niyo. So wala nang tunog talaga ng MIDI. So papalitan niyo yung CPU niyo. Ganun. Kaya ito ang purpose niya. Bago siya makapunta dito. So, ang ginawa ko, ginawa ko yung connection ng GPIO. Ayan. Sundan nyo lang. Tapos, nag-send ako ng signal dito sa ating pin ng DreamSum 200, pin 1. So, remove na natin yung ground. Ayan, remove na yan. Remove. Okay. So, pagkatapos, itong tatlong to, ayan, kita nyo naman sa ating board. So, short to ground. Short to ground. Ayan. Short niyan dito. Alam niyo yung connection. Tapos, maglalagay kayo ng resistor dito, no? 10 ohms. Yan. Tapos isa ding dito, 10 ohms din. So ang ginawa ko, bale 10 ohms, so equals 20 ohms. Ayan. So mangyayari kapag nag-send na siya ng signal dito, ita-translate na yung MIDI into instrument, kukuha siya dito. So naka-block na yung connection natin na parallel. So nag-signal na siya ng analog. Oh, serial analog, no? Correct me if I'm wrong lang, ha. Serial analog na yung ating signal ng MIDI. So pagkatapos niyang ma-decode dito, magsasend siya dito. Hindi na siya dadaan sa CPU kasi hindi siya dumadaan dito eh. So directly na siya sa MIDI out, yung audio out niya, papunta ng ating DAC. Ano bang meaning ng DAC, no? Ito yung nagko-convert ng signal from analog, digital to analog signal, no, na audio or instrument ng ano bang purpose ng IC, depende. So after nyo matranslate, process nyo naman yung next.
ito pag out niya dito, ito is digital pa ito. Ayan. Paglabas niya dito is magiging analog na siya. Pasensya na po sa handwriting ko kasi ano, ganito talaga eh. Parang doktor. Analog, tapos pupunta siyang amp ng audio IC na pre-amp IC. Ayan. So ito na siya dito. No? Ayan. Sorry. Focus ko muna. Ayan. So ito yung DAC niya, yung dalawa. Ito yung isang DAC for MTV at saka yung MIDI natin. Dalawa siya, pinag-combine lang kasi old design to eh. Yung mga bago, isa na lang. Tapos punta siya dito. No? Punta siya dito. Punta na dito is babalik siya dito sa ating BBE. No? Para maganda yung tunog. Tapos isa-send niya yung final signal dito sa ating audio. Tapos out na. May capacitor pa. Para iwas tok-tok ng tunog. No? Minsan nagka-crack yung sounds dahil wala dito. Wala ito. Nag-wobble yung speaker. Ganyan. Dahil malakas yung gain. Yan lang. So, ang issue ko dito is meron pang isang issue. So, kung gusto niyo na yung tunog, itong kanyang talking numbers, kasi ang issue dito is yung pinapatunog ko, ito, MIDI lang. So, kung gusto niyo na yung dalawang audio, itong sounding niya, yan, sounding niya, no? Sounding niya, talking number niya. Tapos MTV is kukunin niyo yung connection ng inyong MP3 dito. Pwede kayo kumuha dito ng signal, pwede rin dito, much better dito kasi naka-filter na yung sound niya, maganda yung app. So ang gagawin niyo, mag-add kayo ulit dito. Ayan, pangit yung ating bullpen, pasensya na. Mag-add kayo. Tapos, insert nyo dito sa ating, ganito lang gawin ko para hindi kayo malito. Insert nyo dito sa ating OP app. Ayan, dyan. So, ang tanong, saan nyo ba i-insert to? No? So, direct na lang kayong mag-insert ng audio out dito sa signal. Tapos, pagdating dito, ito yung audio out niya. So dito kayo maglalagay ng input signal. Hanapin niyo yung input signal niya. Para less hassle na lang, pwede na direct niyo dito sa capacitor. Huwag dito side. Dito kayo na side. No? Dito kayo na side, huwag dyan sa kabila na RCE na papunta. So dito kayo na side na section. Dito niyo insert yung audio ng ating Mega Pro ito para tutunog yung talking numbers sa MTV. Kasi in my scenario, ang tutunog nito is MIDI lang, no? Plain MIDI lang talaga. Wala nang iba, walang talking numbers. So, hindi ko na nagawan yun ng video kasi hindi naman ako mahilig sa talking numbers kasi napaka OA. Gusto ko lang simple lang, no? Tunog King Kui talaga. Eh, hindi din ako mahilig sa MTV kasi may YouTube naman ngayon. So, ang gusto ko lang plain karaoke lang tapos MIDI. So, papakita ko muna sa inyo yung kanyang GPIO pins. Para maniwala talaga kayo, no? Ayan. Ito yung ating GPIO. Ano ba itong GPIO na to? Example lang po ito, no? SPE8202, wala ka kasi ako mahanap eh. So ang ating GPIO instead na nan ano di asan ba yun, SPI ito, instead na nandito yung ating pin ng Omega Pro na 8203, nandito siya. So may ano siya konti. So ito yung GPIO niya. Kung mapapansin nyo guys, ayan,
May flash kasi. Ayan, GPIO yan. Dito siya kumuha. Wait, saan yung ballpen? Dito siya kumuha ng ano, connection. Ito. Itong GPIO na to. Ayan. Depende sa programmer kung anong gagamitin na GPIO na, pin 23 or 24. Example lang yan sa itong CPU natin gamit na 8202. Tapos meron ding isa dito, ayan, depende na po yan, no? Kasi minsan ginagamit yung ibang GPIO sa coin signal. Ito pwede itong gamitin coin signal, pwede din itong isang pin yung coin signal, depende na yan. No? Kung ano gusto ng programmer. Tapos dito yung BFD niya, memory, controller ng BFD ito. Ayan, SPI. Itong SPI nito, ito yung ating sa memory. Yung 8-pin program dito siya, kumukuha ng signal, tapos yung RAM. No? Ano pa? Ito yung sinasabi kong audio out. Audio out, ayan, kita niyo naman, RL, left and right. Dapat makuha niyo itong dalawa to, tapos insert niyo dito sa ating player, no? Ito, insert niyo siya dito, sa ilalim. Ito, insert niyo siya dito, directly. Ito yung audio out niya, so kukuha kayo ng signal doon na mismo sa preamp. Kung preamp kayo, no, dalawa kasing klase yung preamp to eh. Much better if direct nyo lang talaga dito sa ating CPU. Kasi kapag dito nyo pala, ano, kinuha, no, naghalo-halo na, nagmix na siya. So, nagmix na, it means na may connection po ito. Dito, nagmix na yung tunog niya, tapos yung mic, ganyan, audio. Tapos kukunin pa yung signal, pupuntang dito. So, magmix yung tunog ng ating 2695 at 2133B. So, hindi pwede yan kasi pangit yung output. So, ang gawin nyo is direct nyo lang dito, no? Maglalagay lang kayo ng resistor, no? Kahit, ano lang, 50 ohms, pwede na. Hindi ohms, 50K. Pwede 50K, pwede 20, much better 20K. Tapos, dito, pagsama nyo lang yan. Tapos yung ground, kuha kayo ng ground, any body ground ng player nyo, pwede. So, ito na yung output natin. So, ipapakita sa quiz ko sa inyo yung final demo ng unit kung working ba talaga, no? Baka nagbibiro lang po ako. Ito na yung final output natin. So, magsiselect ako ng song 6977, same song pa rin si 6799 pala. Okay. Pansin nyo, walang tunog kasi yung kinawa kong connection is yung MIDI signal na lang niya. So, wala yung audio out. Yung audio out niya dito.
ito lang MIDI papunta dito. So play ko siya, walang daya, ayan. Play ko siya. 6977. 6799. Ayan. Play ko siya. Walang daya po yan, no? Ayan. Save. Stop. Ayan. Ayan po yung song natin. So, ito yung tunog. So, maganda yung tunog niya, guys. Ng 230 GB. Kasi dumaan pa siya dito sa DAC. Tapos, meron pang preamp IC. Tapos, DAC. Yung ating BBE. Ayan, BBE po yan. Tapos dito sa ating isa pang final output stage niya, audio papuntang sound system niya, audio out niya. Ito yung tunog niya, guys. Ayan, kasi niyo naman maganda yung output niya. Ayan, no? So ibabalik ko yung ating 2695. So ipagsamahin natin sila, no? 230 GB. Ayan yung tunog ng 2695. Katanggal na po yung ating ayan. Walang connection. Ayan. So na-interrupt yung ating MIDI. So tanggalin ko ito, tapos ibalik ko itong ating isma. Ayan, na-interrupt kasi yung MIDI. Kaya ganito ulit yung tunog piano, kasi maluwag yung RCA ko, no? Ito. So again, working na po siya except sa talking numbers at yung TV. So hindi siya working. So yung MIDI lang yung working as of now, kasi wala pa akong time maghanap sa kanyang pins na watch out, kasi napaka ano dito na area, no? Napaka exit, no? Walang space sa soldering, so wala akong soldering na maliit para maipasok dito. So nag-wait pa ako sa aking order ng yung tip niya na sobrang liit na kayang maipasok dito. So as of now, working na po siya. Yan, kita naman working talaga siya, no? Maganda yung tunog niya, guys, ng 2130 talaga. Crispy yung tunog, guys. Bago kayo sa channel ko, please subscribe naman, pag-share yung aking video. Huwag kalimutang mag-comment, yun yung suggestion kung anong next natin gagawin na. Thank you, guys.